kunoy na kaplagan nga usa ka kilong shabu, no? Nga gibilin sud sa usa ka kining niang baggage counter kuno niya. Kumpirmado ra kuno nga shabu ang kantidad 6 million pesos. So atong suyan og tawag karon may gala. Atong makauban atong hepe sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran mga kaigalaan si Police Lieutenant Colonel Oscar Boyles Mahigala, first time ni nato ma-interview, matungog nato sa kahinginan din ni Sutong Tulumanon sa DYRD Tagbilaran by Night Program. Mayong gabi ini mo, Police Lieutenant Colonel Oscar Boyles, sir. Mayong gabi sa inyo po diha. Yes. Sa imong mga taga-paminaw sa imong stasyon sa DYRD Radio. Yes, sir. Si Alin Doidora ni sir sa itong programa sa Tagbilaran by Night program, sir. Mayang gabi po, Alin. Sa inyo tanan niya. Mayang gabi eh. Okay. Mabati taas di po kalibutan. Pinag-isab sa itong Facebook Live karon o sa itong internet o sa tanang distrito sa Laruigan sa Bohol. Sir, doon na tayo nadawat nga impormasyon nga kining kumpirmado nga illegal na drugas o shabu ang na-recover sa itong mga kapulisan itong last week ba ito, itong other day na nakitaan sa usa ka baggage counter sa usa ka mall din sa siyudad sa Tagbilaran, sir? Oo, meron na tayong kwan sa na-recover na itong police diya sa kwan ba niya ng around 1:41 ng hapon, which sa 22 ng November, itong buwang ito, ay may tawag kami na dawat sa aming Tactical Operation Center, tawag gikan sa Bohol Provincial Police Office Headquarters sa kampo sa barracks. Ang gitawagan nga rin, ating napormahan kami nga na ay bagay unclaim na bagay puno nasa Marcela Plaza. Kaya mauto ka dayo ang among ang Tagbilaran City Police Station ay kagad nagpadala og usa ka team ng SWAT to verify sa maong tawag mauto pagabot sa atong SWAT dito sa Plaza Marcela sa siyudad ng Tagbilaran ko sa commercial district na ito diha, ay nakita ng atong SWAT nga white crystalline substance, naka-plastic na siya. Doon sa sulod sa opisina ng security department ng Marcela Plaza. Sa baggage counter, sir. Motong nakita, anong makita nga na murag shabu ana kay wa man ko terma to ning tawag dayon na among SWAT nga magdaog dayon diri sa istasyon na ko nga magkada og operatiba para medical drug enforcement unit mo diri para sila ang magasikaso atong nakita nga unclaimed nga baggage kay nagduda lagi nga shabu. So pagdating doon nakita na ganon na shabu. Allegedly siya po, muto nga, gita ng, gibitangan ng among akong operatiba, ang usa ka empleyado ng Marcela Plaza sa security office nila niya, nga, ipagdita nila na rin sa istasyon ng maong siya po. Pag-abot ka rin, kagad, amo na mag-iproseso, giblatter, at nakatiswa blatter, gumawa kami ng rekwisyon. At among gipadang ito sa crime lab, diri sa ato sa kampo sa Arguhoy. Okay. Makalipas ang nung pizza 22 siya, no? Pero lumabas ang resulta, itong pizza 22 lang. Okay. Pizza 22, this month. Pagbuha itong resulta ng examination ay nagkaroon ng positive result na presence of methamphetamine hydrochloride commonly known as shabu. Na konfirmado nga shabu to sa pamamagitan ng kanilang pag-examine doon sa laboratory na yun. Kaya
kaya ayun doon namin nakumpirma na garon siya po. So yun yung aming recovery ng ngayon ginawa namin ng report uli as progress report at ayun na nagkaroon din ng further investigation na to gamit yung kasi ang aming provincial director bigay ng kautosan sa PIB namin, intelligence branch namin diya sa kampo na mag-conduct ng investigation relative to this relative to sa pagka-discovery ng naporang Cebu. Oh, okay. Gikan sa lugar nga kung asa nakitaan sir, naka-plastic rin siya, wani gisod o ubang mga sudlanan or bag makita? Ang report ng aming police operative bandingan to ay pag-abot nila sa sulod sa opsina ng security department ng nasa Masila ay nakapatong na sa kanilang lamisa na gano'n na sa naka-plastic na yung transparent na plastic at nakabuko lang doon ang pagkatali parang hindi nga nila akalain ng aking mga operatiba na yun ay Cebu kasi ang Cebu pangkaraniwan hindi yan dapat sisingaw parang itsura noon eh parang hindi Cebu kasi nakapulupot lang ng parang kinali lang ba nga pangkaraniwan tali buhol pagkabuhol pagkapulupot lang na hindi yan tulad din pa na nakasilyo talaga para bilhin masingaw, sumingaw ang substance at yung Cebu. Pero asa mang yun to nakita sir sa baggage counter sa mall? Accordingly, sabi ng sa interview ng ating mga police, operatiba doon, sabi ng head daw ng security department ng Marcela Plaza, doon daw yun sa claim area at sa baggage counter doon daw iniwan. Hindi na na-claim kaya ang procedure na dyan once na hindi mo ma-claim walang mag-claim na sa loob ng 24 oras ay isusurrender nila sa security office nila. Okay. So, wa na sila kabantay ginta sir o ginta sa nipilin ato kay usually kapag mabilin ka tagaan ko ang number ana. Yeah. So, unti na nila na mahinungan din na matandaan kung unsay itsura, kung kinsa to. At wala rin silang CCTV doon, according to sa aking mga operatiba. Nag-imbestiga din agad ako pagka discovery na gano'n nung araw na yon. Bilang man to kakilo, sir? More or less 1 kilo. May, ang 1,000 kilo, grams mugod na ako sa kilo niya ito, 900. Gamay na lang kuwang para maging 1 kilo. Unya, ang iyang DDB value, sir? Nasa nagkakahalaga ng 6,733,360 Jeros Drugs Gold Value. Unsa may mong pagtuo ato, sir? Anong dito to gibili? Doon na ba kayo mukuha dito? Pamaagi to silang transaksyon? Unsa may inyong Yun nga ang napagtanto namin na parang ginawa nilang amion paraan parang di sila ma-detect. Doon nila iiwan at may kiklim na iba. Mm-hmm. O ngayon na siguro baka kaya hindi na na-claim, baka natakot, baka nakaramdam na may, kasi meron din kami mga police dyan na naka-uniform. Ah, okay. Baka sa police presence namin, sa aggressive ng patrolya namin dyan, yung, sa commercial district na yan, napapansin siguro ang aming kapulisan dyan na meron kaming naka-deploy dyan na police presence na mo dyan, visibility na mo enhance na aming ipakusog ang among aggressive ang among patrolya dyan sa paligid ng mga business establishment so, sa lugar na. So, mautoy ilang pamaagi sa transaksyon o niya basin o nahadlo kaya doon na yung mga presensyas polis mautong wa na buha na syukoy na inawa. Yun nga yung ano ko eh yun din ang napag-aluhan namin dito na kami mga kasama dahil bakit nagkaganon yun ang nagiging kuha namin na
Siguro dahil sa naramdaman nila yung presensya ng aming mga police doon kasi nagdadagdag talaga ako ng patrolya dyan. Andyan yung mobile guard namin. Andyan yung naka may naka-sibilya din kami dyan. At yung naka-informate talaga during rush hour pula, sa umaga pala na nagsugod na ang among patrolya kaya hantod sa gabi. Okay. So sa pagkakaroon nag-imisiga mo ani og kinsay tag-iya ani sa wa ba CCTV sa lugar sir? Posible magkatapak sa. Yung yun do sa may baggage counter nila. Yun ang nasabi na report sa akin naging investigador no time na pinapaligo sila utarong CCTV roon. Then hindi pa naman pinapapos yung investiga at patuloy pa rin. Baka magkakuha rin kaya ng ibang informasyon. At pati yung aming provincial director ay nagpakandat ng investigation dyan. Okay, so sa pagkakaroon, gi-keep ni nato, sir, as samtang ga-imbisigata ang itong na kining niya na-recover. Alin ang paki ulit? So gi-keep ni nato ang item karon sa tangga. Ang para item ay hindi naman namin na hindi binibigay sa amin yan o sa turnover na okay. Namin niya sa laboratory doon lang yun. Work lang ang mag-uutos doon kung saan yun. Okay. Hindi bibigay o saan na kung paano ano doon. Okay. So, sir, sa laing bahin, murag gasunod-sunod po ng atong mga high-value target nga nalakpan no, din sa